niyan ay self-righteousness, proud sa sarili. Hindi galing sa Diyos yan. Magandang araw po sa mainyo ang kapayapaan ng ating Panginoong Heso Kristo, mga kapatid. Kumusta po kayo sa buong mundo? Nandito naman tayo sa Catechism on Spiritual Warfare. No? And then, tinatalakay natin ang spiritual discernment ng isang araw. And then, mag-live tayo ngayon. Mga 20 minutes lang ako mag-live. Bakit? BECD po ngayon. BEC Day po ngayon dito sa Valencia. Congratulations sa buong parokya natin. Kasama natin si Father, ating parish priest, Father Efren Dulauta, Father Romeo Barcelona dito sa Holy Infant Parish, no? Kasama natin ang mga bayan ng Diyos mamaya. Magsimula tayo ngayong alas 9:30. And after 9:30, pupunta na tayo sa Astrodome. Doon tayo sa Astrodome mag-gather sa lahat ng mga parokyano natin. So magdidiwang mga 2 PM may namatay na walang hindi na balsamar. No? Siguro, karamihan yan ay walang pera. So, magdaos pa tayo ng misa para sa kanila mamaya, mga 2. And then, pupunta tayo sa Alicia, Bohol. No? Meron tayong gathering with exorcists and the team. Mga team sa mga deliverance ministers po ang makasama natin. So, magsimula na ako, ha? Sana nasa mabuting kalagayan kayo despite sa trials, despite sa difficulties, despite sa mga pagsubok na nadaanan natin, no? Don't forget to engrave this to our mind, to our heart. Jesus, I trust in you. So ngayon po, dito tayo nag-live sa Facebook ko. Wala po munang tanungan portion. So, ang tanungan portion dun po sa YouTube channel, I don't know if I can do live today because dun tayo mag-relax sa Alicia, Bohol. At saan po sa Alicia? Secret po. No. Hindi po natin sasabihin kung saan. And then, salamat sa mga star senders natin. So ngayon, mag-summarize lang ako sa spiritual discernment na dinidiscuss natin kahapon. Una, mag-summary lang ako nga sa discussion natin. Una, may tatlong, sabi ni Father Sikia, discernment of spirits is mainly used in 3 experiences in spiritual life. First, yung inspiration natin. Pangalawa, desolation and consolation. Pangatlo, yung private revelation. How to discern whether it is from God or it is from the Holy Spirit. So, yan po. Dinidiscuss natin sa previous live natin. And then, please, no, sa mga bago pang nakakita ngayon, pwede ninyo i-replay yun, ha? Kahapon po yun. So, it is about the inspiration. Pangalawa, the desolation and the consolation. Pangatlo, itong mystical phenomena. No. Ano ba itong religious experience ko na parang trance, nag-trance na ako, parang nag-ecstasy na ako sa aking spiritual life. No. Sino ba ang ugat nito? Okay. And then, punta naman tayo sa mystical discernment.
ang isa sa mga how to discern that mystical experiences is from God. Ano yung mystical experiences? Mga miracles, revelations, yun po, no? Which consists locutions, mga messages, and visions. They can be more public in character when they affect a greater number of people. So yung mga mystical phenomena natin, para hindi maging mystic, no? It has deepened our knowledge and be more discerning. Deepen our knowledge on the Catholic teachings, the Catholic theology, para maintindihan natin, dahil ang simbahan ay nauuna pa kay Father Darwin. So bakit makikinig si Father Darwin sa simbahan? Because nauuna pa siya sa maraming organization na lumitaw sa mundong ito. It has all together to listen to the official teachings of the church. Number one, ano ang dapat natin? Unang-una, the discernment always whether the phenomenon comes from God, the devil, or merely ourselves. Pwede yung mystical phenomena galing sa Diyos. Ito po yung tatlong sources, ha. Galing sa Diyos, galing sa demonyo, or galing sa iyo. So mayroong tatlong sources of mystical experiences. Una, galing sa Diyos. Pangalawa, galing sa demonyo. Pangatlo, galing sa iyo. Kung gawa-gawa mo lang, di ba? O nakipag-usap na ako si San Miguel. Pwede gagawa-gawa mo lang 'yan, di ba? So, dito papasok yung importance to discern more, to pray more, to be watchful, to be vigilant, to increase your knowledge on the teachings of the church. Amen? With regard to the first two situations where discernment of spirits is needed, St. Ignatius of Loyola, the master of discernment, St. Ignatius of Loyola, tinatawag isang master of discernment. Ang ganda. I would just, nasaan yun? Has a lot to teach us about them, and his teachings on discernment should therefore, isang santo, no? Be an essential guide on this two spiritual experiences. But before we focus on the third, use the discernment of spirits, I would just like to give a few guidelines for using the discernment of spirits for the first two situations. This can help us especially when we are experiencing different movements within ourselves. They're the following are general guidelines only. So merong general guidelines po, mga principles. Principle number one, in prayer, one must discern the movement of one's heart to be able to know and respond to God's will. Unless we know the source of a supposed inspiration that we receive in prayer, whether it is from God, the devil, or one's own person, we will be hard-pressed in the following the will of God in our lives. We will make many mistakes with regard to the proper choices in life. Anong gagawin natin? Let us discern the movement of our heart. Let us discern. Saan galing yung puso ko? No? The movements, yung galaw ng puso natin. To know and respond to God's will. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Sa ating dasal, no? Let us, one must discern the movements of one's heart to be able to know. Example, in my thoughts and feelings, especially during prayer, no? Yung thought ko, yung emotion ko, make me more focused and centered on my own ego, or make me more self-absorbed. This is not the Spirit of God acting on my soul. So, dasal mo, parang na-feel mo na-focus nito sa akin, ha. Ako na ang nagpagaling. Ako na ang nag-liberate. Nagka-focus na ito kay Father Darwin. Yan. It is not from God.
Oh, naging fanatic na yung mga tao kay Father Darwin. It is not from God. Amen? The Spirit of God always brings one to focus more or beyond oneself to the transcendent God. So, ang focus natin hindi yung pari per se. Hindi yung the one he represented. Because he is in persona Christi, mga kapatid. Okay? Hence, if a person says that he received consolation in prayer, but ends up self-righteous and proud afterwards. Yung example, after the salko, ito yung ano, I am so consoled. And then ang bunga naman yan ay self-righteousness, proud sa sarili. Hindi galing sa Diyos yan. Okay? The source of the consolation was clearly not the divine. Kung ang bunga nito, self-righteous and then proud sa sarili. Hindi galing sa Diyos yan. No. Okay, ang dami nating example, no? How we recognize the devil's actions, we end up with preoccupation with oneself, which can bring about fears, doubts, and confusion. So, ano ang mangyari sa atin? Kung manahan na natin yung fear, balik na. Pasensya na po, na walang signal. Linaw na ba tayo? Hanggang 9:20 lang po tayo, no? Doubts, confusions, ito po. Kung merong fears, example, i-threat ka na kapag hindi ka makagawa nito, may mangyari sa'yo. Yun, may fear na, may doubts, may hesitation. So, nawala yung signal natin, pasensya na po. In the name of Jesus, I seal the internet with the precious blood of Jesus Christ. I consecrate this to the most holy name of the Lord Jesus Christ. So, doubts, fear, pag may present sa threat, yan po, labas na po kayo. Kapag lalabas kayo sa organization na ito, may mangyayari sa inyo. May magkasakit sa inyo, may mamatay sa inyo. Totoo naman na tayo ay hindi para sa mundo. Natural, mamatay din tayo. Pati ako. Di ba? To bring quality to our prayer time, it is important to discern where our hearts are being led so that we may either continue praying or stop and refocus. So kung ito mga kapatid ay let us give more time on discernment po. So, ang ganda nito, no? Ang ganda. So, ang unang prinsipyo, principle one, in general guidelines on discernment, in general guidelines on discernment, spiritual phenomena, first, in our prayer, we must discern the movements of one's heart to be able to know and respond God's will. Una, na, is it from God? Is it from evil? Or is it from ourselves? No. So, malalaman natin yan. The movement of a heart. It is a mark of the evil spirit to make on the appearance of an angel of light. He begins by whispering thoughts that are suited to a devout soul and ends by suggesting his own. St. Ignatius of Loyola. So, grabe, no? So, yung mga devout soul, pwede madisip ng demonyo, may suggesting his own. So, una, ang bunga nito sa ating dasal, praying, continue praying or stop and refocus. No? Kung parang hindi mo na just, hindi mo na yung movement of your heart, mga kapatid. So, increase your time in prayer life. Increase our contemplation. Maging mabisa po yun. Maging very enlightening
mga kapatid. Huwag padalos-dalos. Dahil yung demonyo mag-appear sa ating as angel of light. He begins by whispering thoughts that are suited to a devout soul. Whispering thoughts. And then it ends by suggesting his own. So, hindi mo na nalaman na nakikinig na pala tayo sa mga fallen angels. Yung mga dishonest spirits. So, malinaw na malinaw ang sabi ni, ni Apostle San Juan, Beloved, do not trust every spirit, but test the spirits to see whether they belong to God. Kipatuloy tayo. Ang ganda nito, no? Concerning peace, not all peace points to the movements of the Holy Spirit. If the peace is merely centered on the lower faculties, that it's a peace of the old man or concupiscence in us, that the peace of the spirit of a new man in us, which is a more deeper type of peace, then the divine spirit is not the one acting in us. For example, would be a person with a dead conscience. And because he has lived for many years in a state of sin, it does not bother him at all. Then the experiences peace, but it is only on the flesh. So yung kaligayahan natin, yung kapayapaan natin, on the level of the flesh. No? Kung may mag-appear sa atin na ganito, gani, hindi yan galing sa Diyos. Peace from the Holy Spirit in the new man. No? Struggle is part of the Christian life as one continually battles the flesh within us. St. Paul continually reminds us of the necessity to overcome the old man in us. So for a Catholic who struggles continually for holiness of life, the body may be in extreme tension at certain times, but the spirit is at peace because it is united with the Spirit of God. The peace of the old man and the new man cannot know better, discriminated upon sensual peace versus spiritual peace or interior peace. So yung peace mo ay hindi sensual peace. Sensual peace parang nasa ating lower faculties lang. Kailangan natin, example, yung binigyan ng mensahe or mystical phenomena. Ang daming kabit. Hindi pwede galing sa Diyos yan, no? Dahil dead na yung conscience niya, di ba? So, the peace that we need is the spiritual and interior peace. Okay? When we are discerning between two choices and have made a choice, check the peace within us and the peace of the Spirit. Example, yung mystical person, yung visionary, no? Yung pamilya niya ay grabe. Grabe yung yung example, yung pamilya mo ay ako, healer ko. Hindi yung pamilya ko watak na watak. Yan, magduda ka na. Di ba? At makita mo din sa pananalita niya na hambog. No, laging nagbubuli, laging puro galit ang nasa sarili niya, no. Yan po yung peace niya ay hindi galing talaga sa new man. It is the peace from the old man. It is only sensual peace. It is not interior and spiritual peace. Ang gusto ng Panginoon is a spiritual and interior peace. Okay? Diyan natin ma-distinguish, it is from God or is it from the evil spirit? Kung yung moral life ng isang tao, yung isang visionary, magduda ka na. At doon ka makinig. It is not from God. It is not from God. Okay? And then wala na akong oras, mga kapatid, no? Ang sarap nang i-discuss ito. I'm discussing you and then at the same time, I am learning a lot of things. Wow. Ang ganda, no? Better ma-share to Nemo Fads. Kalimut ko sa name. Philosopher akong gina-recall. Jane Banquin. Ano ba yung philosopher na nasa isip mo? And then, mag-celebrate pa kami ng misa, ha? God bless po.
And then mag-live din tayo sa ano sa ating Facebook page. At salamat sa mga star senders natin. I-mention ko lang dahil lagi ito nagbibigay, nag-share. Si Lily Betruelo, Larkins, nagpadala. Salamat po. Nagpadala na sa din ng 10 stars. Si Mary V. Daluya, 10 stars. Si Army Parajes, 20 stars po. Si Gisa Alonso, well, Coley, 150 stars. 250 stars pala. Salamat po. Si Edine Clemente, Friendship Man's Geneline Elvinia, Gestupa. Happy birthday, Ma'am Jean. Happy birthday, Ma'am Jean. Si Ami Parajes, 10 stars. Sheila Bito, 200 stars. Si Ima Ochige Tran, 100 stars. Salamat po. Si Lynn Tapaw, 50 stars. Si Ronald Siwagan, 10 stars. Si Jesus Shantan, 45 stars. Maria Marilyn Cornupio, salamat po. Lagi po ito. 100 stars. Si Jean Guevara, 100 stars. Si Maria Marilyn Cornupio, additional 100 stars. Si Neil Junilio, 20 stars. Si Mary Mardi Duran, 10 stars. Si Mary Mardi Duran, 100 stars. At may nag-additional sa atin si Jane Marie Noro, 10 stars. 100 stars. 100 stars. And then si Lalis, Rose Disvo. Wow. 500 stars, no. At si Jerome Casolari, no. Nagpadala na sa atin ng 50 stars. Uy, salamat po. At umabot po yung pinadala niyo, 1,915 stars. God bless you po. Fighting Maria Tataxifdi with a humble heart po. God bless.